Benigno, Father Larry, Anakleta, Carlos Senior, Jasmine, Magdalena, Girly, Castor, Roben, Mafalda, at Ramil. Ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una po,
ay ipinapahatid po ng kanyang kabunyan. Lubhang kagalang-galang pasyano ni Seto, Arsobispo Emerito ng San Fernando, ang kanyang pagdidiskargo sa hindi niya pagparito ngayon, hindi natin siya nakasama ngayon dahil sa isang masipit na kadahilanan. At ngunit ipinapapatid po niya ang kanyang pakikiisa sa atin at ipinapaabot ang kanyang pagbabasbas sa inyo at sa kanyang mga pamilya. Mga kapatid, tayo ngayon ay nagdiriwang ng banal na misa sa pagpapakita natin ng ating debosyon sa mahal na ina ng awa, Mater Misericordia, ngayong ating pagdidebosyon sa unang Sabado ng taon bilang parangal sa Nuestra Señora de la Merced, Ina ng Diyos, Ina ng Awa. Para tayo maging marap at nawarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa, lalo na sa mga pagkakataon na tayo ay hindi nakiwangis kay Maria, ang ating ina. Panginoon, maawa ka, Panginoon, maawa ka. Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Oh,
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mahina. Ngayong ginugunita ang mahal na Bireng Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced, kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Basa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, sino ang sinungaling kundi yaong tumatatwa na si Jesus ang Mesiyas? Ito nga ang Antikristo, ang tumatatwa sa Ama at sa Anak. Sa tumatatwa sa Anak, wala sa Kanya ang Ama. Sa kumikilala sa Anak, suma sa Kanya ang Ama. Ang inyong narinig mula pa noong una ay mananatili sana sa inyo. Kung ang inyong narinig noong una ay mananatili sa inyo, mananatili rin kayo sa Anak at sa Ama. Ito nga ang ipinangako niya sa inyo, ang buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo hinggil sa mga may ibig magligaw sa inyo. Ang pahid na inyong tinanggap sa Kanya ay nananatili pa sa inyo at hindi na kailanman ito magtuturo pa sa inyo. Yayamang ang Kanyang pahid ang siyang nagtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. At ito naman ay totoo at hindi sinungaling. Manatili kayo sa Kanya ayon sa itinuro niya sa inyo. Oo, manatili kayo sa Kanya, mumunting mga anak, upang sa Kanyang paglitaw ay magkaroon tayo ng pananalig at di mapahiya sa Kanyang pagdating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Diyos. Makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin, sapagkat gumawa siya ng mga kahanga-hangang bagay. Nagtagumpay ang kanan niyang kamay at banal na bisig. Makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Diyos. Ipinakilala ng Panginoon ang kanyang kapangyarihang magligtas. Sa paningin ng mga bansay, ipinihayag niya ang katarungan. Naalala niya ang kanyang kagandahang loob at katapatan sa sambahayan ng Israel. Makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Diyos. Nakita ng lahat ng lupain ang kaligtasang dulot ng ating Diyos. Umawit kang masaya o sangkalupaan, umawit ng papuri. Makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Diyos. Oh,
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't sinasay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating na ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang binigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. I would like to greet everybody with a Merry Christmas. Greet niyo po ng Merry Christmas yung katabi ninyo. Dahil hindi pa po tapos ang Pasko. Dahil ang Pasko po sa kalendaryo ng simbahan ay matatapos sa pagkabinyag ng Panginoon. Hindi po natatapos ng December 25 o December 26. That is why, kapag ako ginigreet po ako ng Happy New Year, binabalik ko rin ho ng Merry Christmas. Nang tawagan po ako ni Father Aris, bago po tayo pumunta sa ating pagninilay, ang sabi ho niya sa akin ay ang misa na ito ay misa ng obispo. Tama po ba? O hindi seryosohin na natin, batiin natin ang lubhang kagalang-galang Aristotle de la Cruz, no? Palakpakan po natin siya. Wala ho siya laban sa akin, nasa akin ang mikropono, no? Yayariin ako nito pagkatapos ng misa. Ngayon ho'y natitipon tayo upang bigyan ng papuri at parangal ang mahal na Birheng Maria. Natitipon tayo sa unang Sabado, hindi lang lamang unang Sabado ng buwan, kundi sa unang Sabado ng taon. Ngunit bago tayo pumunta doon sa pagninilay natin kung bakit tinawag si Maria bilang ina ng awa, meron bang pundasyon ang sinasabi ng ating mga kapatid na iyong pagpuri at pagpaparangal kay Maria, wala naman sa Bible yan. Wala naman sa Biblia yan. Kung nasa Biblia man yan, inimbento lang ng tao yan. Pero mga kapatid, hindi po totoo iyon. Dapat yun ang unang alam natin bilang mga deboto ng mahal na Birhen, na hindi tao ang unang pumuri kay Maria. Hindi tao ang unang nagbigay ng parangal sa mahal na Birhen, kundi ang unang nagbigay ng parangal sa mahal na Birhen ay ang Diyos. At kapag pinaparangalan natin ang mahal na Birhen, ginagaya natin ang Diyos. Bakit po? Nang dumating ang anghel kay Maria, siya ang nagsalita, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sino nagsabi nun? Ang anghel? Hindi. Ang nagsabi nun ay ang Diyos. Dahil kapag dumarating ang anghel sa matandang tipan, kapag dumarating ang mga anghel sa bagong tipan, ang Diyos ang nagsasalita. Kaya nga po noong sabihin ng anghel,
at purihin si Maria na Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ang pumupuri sa kanya. Pangalawa po, sino nagsabi ng bukod kang pinagpala sa babaeng lahat? Sino ho? Si Elizabeth? Sinabi ni Elizabeth, ngunit sinasabi ni San Lucas sa Luke chapter 1, na bago sabihin ni Elizabeth na bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, ang sabi ni San Lucas, siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Si Elizabeth, puspos ng Espiritu Santo, ay nagsalita, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Kaya nga po ang nagsalita, hindi si Elizabeth talaga, kundi ang Espiritu Santo. That is why the foundation of Marian devotion is God Himself. Na kapag binibigyan natin ng parangal, binibigyan natin ng papuri ang mahal na birhen, hindi tayo nag-iimbento. Ginagaya natin ang Diyos. Malinaw. Very good, children. Tayo'y nandito sa unang Sabado ng taon upang pagnilayan ang buhay ni Maria. Ang titulong Mater Misericordiae, ang titulong Ina ng Awa. Napansin niyo ba kung ano titulo ni Jesus, titulo rin ni Maria? Kung merong Sacred Heart, merong? May tao dito? Kung merong Sacred Heart, merong? Meron ho akong nakita. Kung merong Santo Niño, merong La Niña Maria. Meron ho akong nakita dahil nakakita na kayo ng baby Jesus, baby Jesus na tulog. Ngayon din ho, si Maria natulog na rin. Pansinin niyo ho yung Holy Family, yung tinatawag ho nilang Let Mom Rest. Tulog si Maria. Nakita ko ho kung merong mabuting pastol, merong inang pastol. Nakita niyo na ho yung image ni Mama Mary na ganun? Pastol si Jesus, pastol din si Maria. At kung ang mga bagay na ito ay ang titulo ng ating Panginoon, kung merong divine mercy, merong Mother of Mercy. Pero ang tanong ho natin, bakit tinawag si Maria bilang Ina ng Awa? Bakit tinawag si Maria bilang Mother of Mercy? Naalala ko po nung ako'y bago-bagong pari, nung ako po ay naordinahan, dumami po kamag-anak ko. Makikamag-anak langan po. At kapag may papapicture sa akin, ay among kamag-anak na kayo po, papicture tamo. Ay talaga po, makananood ako pong kamag-anak. Ay kutang ko po kang tatang ko po at ang minuli ko. Basta po kamag-anak na kayo. At ipopost sa Facebook with my priest cousin, Father Jason. Pero kapag tayo ho ay pinag-uusapan natin ng kamag-anak, we tend to associate kung sino yung kamag-anak natin. Halimbawa ho, kapag dumating ho yung mga kamag-anak ni Father Aris dito at nakita nyo, hindi nyo naman alam pangalan yan eh. At sasabihin ninyo, ay, kamag-anak ni Among. Kapag yung nanay ko ho, hindi naman kilala ng mga tao. Pero kapag nakita yung mukha niya, nanay ni Father Jason. At ganyan din ho siguro kung bakit tinawag na Ina ng Awa si Maria. Dahil siya ay ina mismo ng awa ng ating Panginoong Hesukristo. We tend always and we should associate Mary with her son. Na kapag nakita natin si Jesus bilang awa, dapat nating makita si Maria bilang ina ng awa. Pero natatapos ba doon? Father Jason, napakababaw naman po kung bakit naging nanay lang siya ni Jesus tapos naging ina na siya ng awa. Kailangan po nating maintindihan kung bakit at kung ano ang awa upang maintindihan din natin kung bakit ina ng awa si Maria. Aga nakakepoining EMDC King Meto nga parokya, nagreklamo po siya kay Father. Dahil sabi niya kay Father,
Puti tayo po palitan itang introduction king Misa pag manyadta mo pong pakalulu king apong Gino. Putang manyadta mo pong tawad king apong Gino. Bakit po wari nga naning pare na ano waring sasabihan tamo? Ing sasabihan tamo po, Gino, pakaluluan mo kami. O ano pong mali ka rin? O niya po etamo mi kukwalta among kasi sasabihan tamo king apong Gino, pakaluluwa na ka tamo nga na. If we do not understand pakalulu, if we do not understand awa, if we do not understand habag, we can never understand kung bakit tinawag si Maria bilang ina ng awa. Ano po ba ang awa? Ang awa ay yung tinatawag nating biyaya na hindi natin karapatan. Yung biyaya na hindi mo deserve. Yung biyaya na hindi dapat sa'yo, pero ibinibigay ng Diyos. Tinawag si Maria bilang ina ng awa dahil siya ang kauna-unahang tumanggap ng awa na nagkatawang tao na hindi niya karapatan. Hindi niya karapatan na maging ina ng Diyos. Hindi niya karapatan na dalhin sa sinapupunan niya si Jesus. Pero kahit undeserving si Maria, ibinigay ng Diyos ang biyayang hindi niya karapatan. Kaya mga kapatid, ito rin sa palagay ko ang paanyaya po sa atin. Kung humihingi tayo ng biyaya sa mahal na Birhen, pasalamatan natin ang Panginoon kasi hindi natin deserve yung mga biyaya na binibigay niya. Diba? Minsan napaka-bad na natin. Napakamakasalanan na natin, pero binibigyan pa tayo ng biyaya ng Diyos. Ang dami hong nagsasabi yung simbang gabi, at meron sigurong nakakumpleto sa inyo ng 9 days. Sabi nung kaibigan ko, Father, hindi naman yata totoo simbang gabi. Nakumpleto ko nga simbang gabi, nagsimba pa ako ng New Year, humingi ako sa Diyos, hindi naman binigay. Totoo yun. Merong hindi ibinigay ang Diyos. Di ba? Merong hindi ipinagkaloob ang Diyos. Pero ito ho, tatandaan natin, merong tayong hiningi na hindi ibinigay ng Diyos, pero meron tayong hindi hiningi na ibinigay ng Diyos sa iyo. Meron tayong hindi hiningi na hindi mo kailanman karapatan, na hindi mo kailanman deserve, na hindi mo hiningi, pero ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yun ang biyaya. Yun ang awa. Kaya nga inaanyayahan tayo ng mahal na Birhen na gayahin ang kanyang attitude, na gayahin ang kanyang ugali, na tayo ay undeserving at walang karapatan sa biyaya ng Diyos. Pero binibigay ng Diyos ang kanyang biyaya. Ang laki-laki na ng kasalanan natin, pero binibless pa tayo ng Diyos. Ang dami-dami na nating pagkukulang, pero binibiyayaan pa rin tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito po ang titulong Mater Misericordiae. Hindi lang dahil siya ang ina ng awa, kundi dahil siya ang kauna-unahang tumanggap ng biyayang hindi niya karapatan. Ang unang biyayang awang nagkatawang tao na hindi dapat na talagang pinagtrabahuhan niya, pero sinasabi niya sa sarili niya, I am unworthy at hindi ko karapatan ang biyaya ng Diyos. Alam niyo ho, yung Diyos napakabuti ho sa atin. Bakit ho? Kasi kahit na marami na ho tayong pagkakamali, pansin nyo ho, walang tigil ang biyaya. Pansin nyo ho, bigay pa rin siya ng bigay. Dahil walang kasalanan ang makakapatay sa awa ng Diyos. Walang kasalanan ang makakapigil sa biyaya ng Diyos. Totoo po na dapat po tayong magsisi sa mga kasalanan natin. Pero mas malaki ang habag ng Diyos kesa sa mga kasalanan natin. Kapag po ganyan ang pinag-uusapan,
inahalintulad ko po yung Diyos sa ugaling ganito. Hindi ko alam kung kasama nyo ho yung asawa nyo, magtaas ng kamay yung kasama yung asawa niya. O wag mong angkinin yung katabi mo, baka sabihin mo, asawa mo yan. Kung hindi mo kasama, wag kang magtaas ng kamay, no? Napansin nyo na ho kapag nag-away kayo ng asawa mo, tapos may pate kayo, pero paglutom eh. Nag-away kayo, pero pinaglalaba mo. Nag-away kayo, pero ginagawa mo yung responsibilidad mo sa kanya. Sa mga kabataan po dito, nag-away kayo ng jowa mo. Ayaw mong i-text. Ayaw mong tawagan. Pero kinukumusta mo sa nanay. Pero kinukumusta mo sa kapatid. Parang ganyan ho yung Diyos eh. Kahit nung palayasin si Eva at Adan, hindi lang sila pinalayas ng walang dignidad. Binigyan pa sila ng damit. Parang sinasabi ng Panginoon, magdamit nga kayo, lumayas kayo dito, pero eto pangkain nyo. Parang pinapalayas mo yung anak mo, gusto mong bigyan ng leksyon, pero pinapabaunan mo ng baon. Lumayas ka, eto pangkain. Ganyan po yung Diyos sa atin. Kahit na minsan o madalas tayo po'y nagkakamali, kahit minsan po o madalas tayo'y nagkakasala, hindi niya kailanman papatayin ang biyaya ng Diyos. Dahil mas malaki ang awa ng Diyos, mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa sa mga pagkukulang, kaysa sa mga kasalanan natin. Sana po, habang inuumpisahan natin ang unang Sabado ng taon na ito, gayahin ho natin si Maria. Dahil ang biyaya ay nananahan sa mga taong ang tingin nila sa sarili nila ay hindi nila kailanman karapatan ang biyaya ng Diyos. At ibinibigay lamang ang biyaya sa mga taong hindi tumitingin sa sarili nila bilang karapat-dapat. Bilang panghuli po, isa rin ho ito sa mga tanong natin ngayong pumasok ho tayo sa 2021. Saan mo ba inilalagak ang tiwala mo? Saan mo ba inilalagak ang pagdating ng biyaya mo? Ganyan ho yung buhay ni Maria eh. Ang dami-dami niya na hong plano sa buhay, pero may dumating na unexpected na grasya. Biro mo may plano na siya kay San Jose, may plano na silang dalawa, and they will live happily ever after. Pero dumating ang undeserved grace. Dumating ang anghel, sabi niya, oh, magiging ina ka ng Diyos. Unexpected. Kahit ho sa taon na ito, alam ko ho, marami ho kayong plano. Pero tatandaan ho ninyo, maraming mga unexpected na mangyayari sa taon na ito. Pero saan natin inilalagak yon? Saan natin pinagkakatiwala yon? Ang ginagawa ho kasi natin, para hindi ho dumating yung unexpected na hindi maganda, ay pinagkakatiwala natin sa mga pamahiin natin. Sino ho nagsuot dito ng polka dots nung alas 12, January 1? Di ba? Para pumasok ang grasya? For the sake of example lang ho, wag ko kayong magagalit. Sumalangit na wa ang lola ko. Kapag ho bagong taon, ang gusto ng lola ko, meron siyang bagong panty. Bakit ho? Kasi para daw bago ang biyaya. Para daw pumasok ang grasya. O buksan lahat ng bintana, buksan lahat ng pinto para pumasok ang grasya. E binuksan lahat ng pinto at bintana mo, pumasok ang kwitis. Imbis na grasya, disgrasya. Yung kaibigan ko ho, meron siyang mahabang altar sa bahay. Ang dami-dami niyang poon at imahin. May nakalagay na Santo Cristo del Perdon, may nakalagay na imahin ng Mahal na Birhen, may nakalagay si San Antonio de Padua, Santo Niño, doon sa tabi ng Santo Niño, merong pusang nakaganon, at si Buddha sa tabi. Ang sasabihin natin, Father, wala namang mawawala. Wala nga ba? Meron.
ang tiwala mo sa Diyos 50-50. Yung 50 sa Diyos, yung 50 dun sa pusa. And then sasabihin natin, walang mawawala. Kaya ang tanong natin sa mga unexpected, sa mga grasya na darating sa 2021, saan mo inilalagak yan? Saan mo inilalagak yung pag-asa, yung tiwala mo sa Diyos? Sana ilagak natin katulad ni Maria sa kamay ng Diyos. Dahil kailanman ay walang makakapatay ni anumang pamahiin natin sa Diyos na mabuti sa atin. Mga kapatid, paalala ng mahal na Birhen, siya ang ina ng awa, hindi dahil siya ang pinanggagalingan ng awa. Siya ang ina ng awa dahil inaamin niya sa sarili niya na tinanggap niya si Jesus ang mukha ng awa, pero hindi niya ito karapatan. She is undeserving. At sa pamamagitan ng attitude na ito, ay lalo siyang tumanggap ng maraming biyayang kanyang kailangan. Kaya ngayon po, hiligin natin kay Maria na bigyan tayo at ihatid niya sa atin si Kristo ang mukha ng awa at sabihin natin sa kanya, Mahal na Ina, hindi namin karapatan ang biyaya. Ngunit salamat dahil ibinibigay mo ito sa pamamagitan at sa biyaya ng iyong anak. We are not deserving at all, but God gives us His mercy. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mga kapatid, puno ng manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang kasihan niya ang ating pagtitipon sa araw nito ay tinatangi natin para sa Nuestra Señora de la Merced, ating isa mo, Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa, ang simbahan sa pamumuno ng ating Papa Francisco ay patuloy na palaganapin ang mabuting balita ng awa sa panahong ito ng takot at pangamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa, ang mga leader ng pamahalaan ay patuloy na gumawa ng mga hakbang upang matapos na ang mga pagsubok na dala ng pandemyang dinaranas natin ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa, tayong mga deboto at nagmamahal sa mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, ay madama at ipadama rin sa iba ang makainang lingap at pagmamahal ni Maria, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ay madama ng mga may sakit at nararatay sa banig ng karamdaman ang pakikiisa sa hirap ni Kristo na siyang magpapabanal sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa, ang lahat ng mga yumao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Ama, pag-alabin mo aming pagmamahal sa iyo, patuloy mo kaming gabayan at hayaan mong akayin kami
ng aming ina, Nuestra Señora de la Merced, sa iyong anak na si Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging karugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buon niyang sambayan ng banal. Ama naming lumikha sa pagunita namin sa mahal na Birheng Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced, inihiling namin ang aming pag-aayon ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalugod mo kailanman sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas niyo yung puso't diwa. Inaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Maramat siya ay pasalamatan. Madaming mga pangyarihan, tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan. Ngayong ginugunitan namin ang kapistahan ng mahal na ina ng Diyos, ang Birhen Maria, Nuestra Señora de la Merced. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang mahal na Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri. Pinaghati niyon, inibot sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang apo na inawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot yon sa kanyang mga lagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei.
kahit muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapagdawa sa pamihinan ng kanyang Espiritu. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Benedicto naming Santo Papa Emerito, ni Florentino ang aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati na kaming lahat ay makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ni Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisnisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ng isang pamilya, kinalugdan ng Panginoon sa maraming, kahit maraming beses na tayo di karapat-dapat sa kanyang pag-ibig at biyaya. Sama na. Sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, hindi ko sa inyo ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunguhin mo kami pananampalataya at huwag kami pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace po. Salamat. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos, ang Diyos na lubos tayong kinalugdan, ang Diyos na nagbigay ng dakilang pagpapala kay Maria. Mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narinito ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang aming pagsasalo sa aming nagbibigay buhay sa pagunita naming sa malayna ng iyong anak, Nuestra Señora de la Merced, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng nangasiwa at naghanda po para sa ating pagdiriwang sa Sabado ng taon na debosyon natin sa Mahal na Nuestra Señora de la Merced, sa ating pong Parish Pastoral Council, sa ating Parish Finance Council, sa ating pong mga Compradia de la Merced, ating pong Hijos and Damas de Nuestra Señora de la Merced, sa ating pong mga pandanguhan, galak, at iba't ibang mandated at Marian organizations na kasama po natin ngayon sa pagdiriwang na ito. Ganun din po sa ating mga chapel pastoral councils at sa lahat ng mga deboto, debotos at debotas na ang galing pa po sa iba't ibang karating panig ng ating parokya at probinsya. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pagdidebosyon sa ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Palakpakan po natin ang bawat isa. Nais ko pong magpasalamat sa ating mga nakasama sa pangunguna sa Banal na Misa, parangal sa ating mahal na ina. Ang ating pong katabing isa ay galing po sa diocese ng Malolos at hindi na po siya iba sa atin dahil siya ang ating pong may ina ng laging saklolo, ay meron pong ama ng laging saklolo dito po sa ating parokya noong pa pong panahon ng mga nauna sa akin, pati po ngayon, ang laging saklolo natin sa ating mga misa at sa ating pagdiriwang si Father Conrad Sablan. Maraming salamat. Maraming salamat. Panalangin po natin si Father Conrad. Sa Miyerkules po ay sasabihin ang ibibigay ang kanilang nombre. Alam niyo nyo. Napakalayo. Ah, malapit lang. Si Father Conrad po. Si Father Conrad po ang bagong kura paroko ng Santa Rita de Casia Parish, Binagbag, Angat, Bulacan. Palakpakan po natin si Among. Nauna pa po ako sa obispo niya na magandang sa... Sorry, Bishop Dennis. Ang ating pong kasama at ang ating pong predikador ngayong misa ay naging nakasama ko po sa parokya, nag-apostolate sa akin, kaya ako'y I'm very proud of you, Among, and I'm very happy for you. At siya po ay isang student priest sa Kolehiyo Pilipino at nag-aaral sa San Gregorian Pontifical University sa Roma, Gregorianum. Si Father Jason Miranda. Dakala-dakala salamat. Siya po ay kasalukuyan nandirito dahil pandemic, pero dapat siya ililipad patungong Roma. Panalangin din po natin si Among Jason. Sana pagpalain at tulungan siya ng Panginoon sa kanyang pag-aaral na po, at tunay siyang maging alagad ng simbahan at ng salita ng Diyos na may kababaang loob at ng may puno ng dedikasyon sa ating inang simbahan. Dakala-dakala salamat, Among. Meritissimus, ipasarkasan. Grazie mille. Salve Regina. Mater misericordiae.
Sama po ni Father Conrad at ni Father Jason, ibibigay namin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ang misa natin ay aray na humayo kayo, makiwangis kay Maria, ang ina ng awa. Salamat sa Diyos. Viva Nuestra! Viva! Viva Nuestra! Viva! Viva Nuestra! Viva! ¡Viva! 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 ¡Viva!
Viva Nuestra! Viva! Viva Abong de la Merced! Viva Nuestra! Viva! Viva Abong de la Merced! Viva! Viva Nuestra! Viva! Viva!